Hello guys! Hi mga kabisalong! Ayan, hugasan natin ang ating maduming mukha for this morning kasi wala pa ko ng hilamos. So, manghilamos ta kay atong gamiton ang pinakakurat nga ang tawag nito. Pinakakurat nga, sa mani, oy, mura mag-resod ka. Ang tawag nito, para sa nabuong, so para sa nabuong. Para gumanda ang ating mukha. So, gagamit tayo ng, of course, andito ko sa abroad, pero ang hirap makahanap ng pants, flawless white, ayan. At syaka, gagamit ako ng organic, very organic. So, according to Ate Charlie, very organic talaga. So, ang gagamitin ko is, kukuha ako ng, eto, tadam! Aloe vera. Ayan, may sariling tanim kaming aloe vera dito. So, kukuha lang ako ng konti. Tapos, ilalagay ko sa aking malaking fence. So, yun na siya. So, antayin natin guys kasi kukuha muna ako ng kutsilyo. So, ayan na siya guys. Wala tayong nakuhang kutsilyo. Bunting yung nahanap ko. So, puputulan natin siya. Tutuliin natin tong anong tawag nito? Itong mahiwagang aloe vera, kumbaga. So, tutuliin natin siya. So, kukuha lang tayo ng konti. Ayan na. Maghiwa lang ako. So, matutuli na siya for the first time. Kasi, binili... So, ayan na. Nandito na ako. Tsaka, magpapaano na tayo ng tubig. Diyos ko, Lord. Yan na natin yung tubig natin. Lalagyan. Isang lalagyan. So, ayan na siya. May ano-ano pa. So, ang gagawin natin is ipapahid lang natin siya. Yan. Para mas kuminis pa siya. Pero pwede din to sa buhok ah, para mas maging healthy and glowy. Wow, char. Nakakabata daw to. So, kung ang edad mo ay 30, so magiging 10 years ano daw. 10 years pampabata. So, 20 ka na lang. Eto, meron na talaga ako yan since nung pinanganak ako, parang wrinkles sa noo. Meron na talaga yan yung pumutok ako sa pantog ni mama. Meron na talaga yan. So, ayan lang guys. So, patutuyuin ko siya ng about 10 minutes siguro hanggang sa magtuyo siya. It depends kung ano, kasi mas maganda yon. So, natanggal yung ano ko, anong tawag nito, ay lashes ko. So, extension lashes ko, napunta na sa ano. So, antayin mo siyang matuyo bago mo siya hugasan. So, maganda yung aloe vera sa mukha, mga kabisalong. Kasi, unang-una, pinapalambot niya yung mukha mo. Saka isa din, pinapakinis niya. So, yun lang for today. So, antayin ko siya 10 minutes. Tapos, iwawash ko na siya. So, eto na nga guys. Tuyo na siya. So, kailangan ko na siyang hugasan. Kasi medyo naninigas na yung mukha ko. Parang semento na. So, huhugasan ko na siya para
malagyan ko na siya ng moisturizer na ginagamit ko everyday. So, huhugas na tayo ng mukha. So, eto na nga guys, tapos na ako maghilamos. Ito na yung mukha. So, take note. Mas maganda pag nag-aalaga tayo sa ating mukha. So, ayan na siya. Tapos na ako maghilamos. So, pupunta na ako sa aking munting kwarto. Kasi maglalagay-alagay na ako ng aking moisturizer everyday. So, everyday ko siyang nilalagay to make my skin soft and to make my skin lumi. Ayan na. Pupunta na ako dun. Kasi hahanapin ko ang aking mahiwagang cream na lagi kong ginagamit. So, eto siya. Eto. Papakita ko lang. So, ito yung higaan ko dito sa abroad. Ayan. Kasi stay out. Ay, hindi pa ako nagtupi. So, masyadong magulo. So, eto yung ginagamit ko. Ayan. Nivea cream. So, ginagamit ko siya. Talagang nakaka-moisturize ng mukha. Ayan lang siya. So, simple lang. Wala na ako yung ginagamit na iba. Yun lang. Sabon. Pans. Paubos na yung pans ko, so wala akong mabilahan dito. So, ewan ko kung anong gagamitin ko sa susunod. Baka, hindi ko na alam, baka bato na. So, ayan lang siya. So, ginagamit ko siya sa mukha. Ginaganyan ko lang siya. Nakatulong sa akin para maging mag-smooth yung skin ko sa mukha. So, thank you so much ALOEVERA at saka itong sa wonderful na wonderful tonight. So, sa Nivea natin. Ayan lang po guys. So, hope magustuhan niyo, masubaybayan niyo pang aking mga daily routine na gagawin ko kasi nagagawa din ako na yung parang nag-exercise din ako. Kumakain ako pero although nagaano talaga ako, anong tawag nito? Ano ako sa katawan ko, yung parang ayoko yung lamon ng lamon kasi ayoko manaba, tapos nagaano ako sa sarili ko na magpaganda, kaya see you next guys.